Salamat po sa awit para sa ating Panginoon. Lead me, Lord. No, yan ang laging sinasambit ng mga kaganap dito sa harapan. Katulad ng inyong lingkod, hinihingi ako ng patubay ng Panginoon sapagkat ako ngayon ay magiging tagapagbasa ng ating propetisang si Ellen G. White. No, Step to Christ. Paglapit kay Kristo. At salamat sa Panginoon, ako ay kanyang ginagamit. Kung narito na naman yung mga iba na tuwing makakarinig ng sermon, sasabihin ay paulit-ulit. Totoong paulit-ulit yung ating sermon, no? Pero katulad nga ng pagkain natin, ay paulit-ulit ka rin naman kumakain ng kanin. Ng ulam, ng manok, no? Ganyan din sa atin. Buti nga ngayon ay naka-powerpoint na tayo. Medyo iba. No? Ang ating topic, nasa ikasampung bahagi na tayo ng Step to Christ, ang pagkakilala sa Diyos. Yan. Ito yung mga bagay na makikita natin na nagpapakilala sa ating Diyos, punong kahoy, no? Malalaking punong kahoy. Yan, mga ibon na lumilipad, no? Napakaganda tingnan. Mga bulaklak, yan, mga bulaklak, burol, mukhang yan na chocolate hills. Galing kami nung sa mga biyanan ko dyan sa Bohol. No, talagang pil na pil ko, umaangkat kami sa tuktok, tumatalong pa kami. Pil na pil ko ang pakikisama ng Panginoon. Dagat-dagata, no? Pagkatapos sa Bohol, ay sa kabila naman, sa Cebu,
no, ay makakita rin ng napakagandang dagat. At naaalala ko nga nung ako ay napatira sa Lipan. Sabi ko, bakit ba ako rito napatira? Noon ayokong tumira sa parteng probinsya. Eh balibasa, nandun yung Lipan Adventist Academy, nag-aral yung mga anak ko. Ay napilitan akong sumama na sa kanila doon. At doon ay halos 2 taong mahigit kaming tumira. At yun nga, pagkagaling ko sa trabaho dito sa Laguna, Santa Rosa, sa Technopark, ako ay sumakay na ng aming shuttle bus, at ihatid na doon sa Batangas, doon ko nakikita yung mga bundok, napipil ko na yung sariwang hangin, no, doon ko lalo napapalapit na napakasarap pala tumira, malapit sa makikita mong kalikasan. Noon ay sabi ko ayaw ko umalis sa Manila, pero ngayon, nung nakita ko ang kagandahan ng kalikasan, sa Batangas pa lang yun ay talagang lalo akong napapalapit sa mga ginawa ng ating Panginoon. Magandang langit, no? Nakikita natin yan, pero ngayon ay unti-unting nasisira. Pero yan ay ginawa ng Diyos na lahat ay maganda. At ang mga bituin. At dito ay makikita natin ang mahalagang aral. Ang mga bituin sa buong panahon ay gumagalaw sa itinatadhanang daan nila sa kalawakang walang landas. Hanggang sa kaliitang atomo. Ano ba yung atom? Atom. Atom sa Ingles. At dyan nga ay ang atom ay smallest particle of matter. No? Maliit na bagay. Microscope lang. At dyan nga ang isa dyan example yung silicon. Isang chemical yung silicon at yung bang hawak yung mga cellphone, yung ating mga projector, computer, ay sangkap niya na yung silicon. No, maliliit na bagay na patuloy na inaalagaan at inaalalayan ng Diyos ang lahat ng mga bagay ng nilang niya. No, yung mga bituin na hindi nagbabanggaan, yung ating mga planeta, ay patuloy niyang inaalagaan. At kung paano inaalagaan niya ang kalawakan, narito naman sa lupa, mababasa natin sa mga banal na kasulatan, paulit-ulit, maliliit na maya na masiglang umaawit, nang munti niyang awit na walang tao. No, inaalagaan ng Panginoon. Binibigyan ng pagkain, mga pangangailangan. At ito pa, kapag nagsisitungo ang mga tao sa kanilang gawain araw-araw, gaya ng pagka sila'y nananalangin, nakahiga pong gabi, at pagka bumabangon sa umaga. No, patuloy tayong inaalagaan ng Panginoon. Ilang beses na akong nung sa aking pagkakatulog, ay nananaginip na hindi na ako nakakahinga. Minsan, nagkukumot ako ng nagtatalokbong ako ng kumot. At doon nga, naubusan yata ako ng hangin hanggang sa ako ay parang mamamatay na talaga. At doon ay maaalala ko, Panginoon, kung kukunin mo na ako, ay sana patawarin mo ako. At doon ay bigla akong nagigising. No, naalis ko yung kumot, pero pag pinipilit kong alisin lang na hindi pa ako nananalangin, ay hindi ko maalis. No, kaya doon ko naranasan na talagang pinapatnubayan ako ng Panginoon. At minsan din, jumu-duty ako noon sa semiconductor na bilang isang technician sa gabi. Eh talagang minsan, napakahirap sa gabi. Talagang minsan, antok na antok ka. Kaya pag walang ginagawa ang technician, naglalatag ako minsan ng bangko. At ako'y natutulog. Eh, bawal yun. Pero alam nyo, kilala tayong Adventist doon. Ang sabi ko na lang sa mga operator, isingin nyo na lang ako pag may problema. Kasi talaga hindi ko kaya, antok na antok, eh, duty
ka ng 10 to 6 ng umaga. Eh minsan sa umaga hindi ka rin makatulog, minsan mainit, ganyan. At doon nga nararanasan ko na naman na ako'y binabangungot. Na yung paa ko nahulog doon sa bangko, na tinutuka ng manok. At ako'y gusto kong sumigaw, sabi ko, hindi ako makasigaw, sabi ko, hindi ako makahinga. Hanggang magigising na lang ako, ay salamat Panginoon. Sa susunod, hindi na ako talaga matutulog. Sabi ko, no, dyan, marami akong karanasan na talagang patuloy na pinapatnubayan ng Panginoon. Inaalagaan niya. Ayan, isa pa. Ito pa yung mga tinitingnan. Pagka ang mayaman ay nagpapasasa sa kanyang palasyo, o pagka tinitipon ng isang maralita ang kanyang mga anak sa palibot ng dulang na dahog sa mga pagkain kinakailangan. Bawat isa sa kanila ay mag-ilim na tinutunghayan ng ama sa kalangitan. No? Na nagpapahiwatig talaga na ang Diyos ay patuloy na tinitingnan kung ano ang ating ginagawa. Walang tumutulong luha na di pansin ng Diyos. Walang ngiti na hindi niya tinatandaan. No? Yan. Kaya kung ano yung mga naranasan natin, yung ating mga kasiyahan, nakikita yan ng Panginoon at Kanyang tinatandaan. Ito ang isang bagay na mahalaga na siyang nagpapakilala lalo sa ating Panginoon. Ang banal na kasulatan. No, ang Biblia, sabi nga sa James 5:17, si Elias ay may isang pagkataong gaya rin ng atin. At siya ay nananalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. No, si Elias na sinasabing katulad din nating tao. No, nakipaglaban sa panglulupaypay, nangahulog sa mga tukso ang iba, di ba? Mababasa natin sa banal na kasulatan. Ngunit nagpakasiglang muli at nanaig sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. No, yan ang mga, kung sabi nga yung open letter sa atin ng Panginoon yan, ang Bible. No, lalo natin siya makikilala. Diyan nakita natin yung mga patriarka. No, sila Abraham, yung mga sila Sarah, mga Bible character na magiging inspirasyon natin. Na bagamat sila'y nahulog sa tukso, ay nanumbalik sa Panginoon. Sapagkat patuloy na ipinagkakaloob ang biyaya. At ang patotoo ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo, sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang na nagpapatotoo sa akin. John 5:39. No, ang patotoo ng ating Panginoong Jesus. Alinman sa lahat ng ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. No, nakasentro ang Biblia sa ating Panginoong Jesus. Sinasabi nga ay paulit-ulit nating narinig na ang banal na kasulatan. Ang nilalaman ay pinatutunguhan ng ating Panginoong Jesus. Subalit, alam ba natin yung mga verse? No, ayan, ito na ang panahon na maging tandaan natin yan at yan ang magiging inspirasyon natin. At sabi nga, hanggang sa kauli-uli ang pangako, narito ako'y madaling pumaparito. Apokalipsis 22:12. No, mula pa simula hanggang sa wakas, nandiyan, mababasa natin na ang Panginoong Jesus ay patuloy na tumatawag sa atin, namumusap. Punuin ninyo ang inyong buong puso ng mga salita ng Diyos. Iyan ang tubig ng buhay na nakapapawi ng matinding buhay. Iyan ang tinapay ng kabuhayan na buhay sa langit. Sinabi ni Jesus, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Next. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. John 6:53-63. Binubuo ang ating katawan ng ating
aming kinakain at iniinom. At siya rin namang totoo sa kabuhayan tungkol sa Espiritu. Ang ating binubulay-bulay ang siyang umaanyo at nagpapalakas sa ating kabuhayan tungkol sa Espiritu. Totoo mga kapatid, kung paano kailangan natin yung pagkain 3 beses. No, sa isang araw, yung iba nga may merienda pa, ay ganun din ang banal na salita ng Panginoon, kailangan natin yan. Sa umaga, bago tayo magtrabaho, para pagkain natin spiritual, lalo tayong lumakas. Isa nga yan ay ang ating lesson. Para pagdating ng ating lesson, tuwing araw ng Sabat, ay hindi tayo nakaupo sa isang tabi at natatakot na makipag-diskusyon, magtanong o sumagot. Ang sabi nga, yan ang pagkain nating espiritual. No? Lalakas ang ating buhay espiritual. Sapagkat kung patuloy tayong magbabasa niyan, yung tawag ng laman. Dati ako nung mahilig ako sa mga rock music. No, nung sa patuloy kong pag-aaral, ay minsan-minsan na lang. Na minsan lang, saka ano na, yung light rock na lang, light. No, at yun nga, pinipilit kong alisin. Kasi nga, palibasa ang trabaho ko ay electronic technician, hindi ko kasi ma-appreciate yung ginawa kapag hindi na malabas yung bass, treble. Kaya kailangan mga rock music yung patutugtugin mo. Konti-konti lang naman. At yun nga, unti-unti, kapag tayo, makita natin, mabuhay tayo sa Espiritu. Yung tawag ng laman, unti-unti natin mapaglalabanan yan. Magiging, mamumuhay tayo kasama natin ng Panginoon Jesus sa ating paghahanap buhay. Makikita ng mga ating mga kakausap na napatuloy tayo na lumalago sa ating pananampalataya bilang Adventista. Ayan, ito po ang mga sa bandang muli, mga payo sa atin sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Huwag magmadali. No, kung paano na sabi nga pag may nagsisermon, tagal-tagal naman ito. Alam ko na yung sinisermon ito eh. No? Tapos kakanta pa pagkatapos mag-sermon. May mga ganyan eh. Pagtapos mag-sermon ito, kakanta pa, no? Yun ay bahagi ng pagkain nating spiritual. Namnamin natin yun. Kayo ba, di ba, pag kumain kayo sa umaga? Ako, nararanasan ko yan. Palibasa minsan, ewan ko yung Panginoon. Sabi nga eh, mahagtapat ka, gumawa ka sa Panginoon, sabi, pagpapalain ka. Sabi nga nung iba, bakit ka titigil ng Sabado sa pagtatrabaho? Kulang nga yung mga kinihin. Samantalang ako, pagod na sa kakatrabaho at katatawag ng service. No, minsan din naranasan ko yan, kakain ako ng alas 7 ng umaga, nagmamadali. Hindi ko masyado na umaya pagkain pagdating ko sa trabaho, sumasakit yung tiyan ko. No, ganun din sa pag-aaral na ating banal na salita. No, paano natin na maiintindihan na isa sa kabuhay? Pag tayo ay hindi nakikinig ng maayos, hindi natin iniintindi. Hindi natin inalamnam yung naririnig natin. Sabi nga, huwag tayong magmadali sa ating pag-aaral sa Biblia. Bigyan natin ng time. Sa ating lesson, pag hindi natin naintindihan, ay balik-balikan natin. Sa totoo lang po, itong pagsasalita rito, hindi ko talaga linya to eh. Sumasakit nga yung ulo ko, ansan, no? Pag yung ras. No? Buti nga, binigay sa akin ng Brother Pas ng Sabat ito. Dahil ako, hindi naman ako pastor, hindi ako mangaral. Ako ay major in problem lang. Problem in electronics, hindi ako major sa mga English, sa mga pagbabasa, reading. Pero alam nyo, yung nakatulong sa akin, yung pagbabasa ko ng Biblia, at pag, yung kahit na maawi tayo rito ng mga English. Dahil pag ako nag-exam ng Saudi, yung mga basic exam doon, mga English na nababasa ko dito sa atin sa Bible, basic. Awa ng Diyos, pumapasa. No, ay kung hindi ako nag-aaral ng English, ng ano sasagot ko doon sa ano, hindi ako makakarating na Saudi dahil doon po sa ospital na pinupuntahan ay kailangan marunong ka mag-English dahil doon, international
ang ginagamit na salita, puro English. Saudi ka, English. Egyptian ka, English. Indian ka, English. Kaya nga, sabi ko, nakakatulong. Kaya nung nabasa ko ito, huwag magmadali, mag-aral, talagang napakabuti. Narinig ko nga rito, may nag-sermon eh. Si elder ng Paranaque Center, sabi niya, pag in-interview siya, panel interview, anim, sabay-sabay, hindi siya kinakabahan. Bakit? Isa na isa makipag-discussin na sa atin sa church board. Sabi niya, sa mga meeting, nasanay niya siya AY, sa AY. Nasasanay niya siya. Kaya sabi ko, talagang mabuti. Kaya nga, pasalamat ako sa Panginoon at yung mga anak ko ay dito lumaki sa ating iglesia. Kahit mahirap magpaaral sa Liba Adventist Academy, hindi katulad ko nung high school, sabi ko, graduate na ako ng high school, hindi pa masyado marunong English. No, pero yung mga anak ko, aba, pwede na. Mag-Jollibee, what's your order, sir, ma'am? No, pwede na sa Jollibee. Pasado na sa English. Kaya nga yung isa ngayon, nasa Jollibee, si Ellen. No, nagtatrabaho ngayon sa Santa Rosa, Laguna, malapit sa AUP. At yun nga, ay patuloy na ginagabayan ng Panginoon, bagamat nasa Jollibee siya ngayon, ay patuloy na pinaglalaban yung prinsipyo. At isa nga palang balita, mga pati, sabi niya, yung Jollibee daw, yung daw kanilang spaghetti, may baboy. Ibig sabihin, matagal na pala ako nakakakain ulit ng ano. Oo, yun ang sabi ni Ellen. Kaya nga, ano nyo, sabi niya, yung spaghetti ng Jollibee ay may baboy. Ang daw pure beef daw lang yata ay yung burger. No? Ang sabi ng beef daw talaga ay yung McDonald's. No? Pero yun nga, kahit sabihin nilang pure beef niya kaya ano, dapat talaga iwas-iwasan na natin yung pagkain-kain sa labas. Maging simple na lang. Muli, sabi, huwag magmadali sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Bigyan natin ng time. Huwag natin madalihin, lalo na ngayon. Uunahin natin yung real time, big time. Minsan, manonood muna bago Biblia. Pero sana ay talagang kahit unahin natin minsan ang panonood, pero bigyan natin ng time na mas mahaba. Namnamin natin ang salita ng Panginoon. At sabi pa, dumalangin bago mag-aral. No? Dahil yan, ang Panginoong Hesus sumakit na sa langit. Tatanungin ka ng Muslim, sino ang Diyos sa inyo? Sila, Diyos, isa lang, si Allah. No? Ikaw, may isasagot ka ba? Pag sinabi sa'yo, sabi sa akin, tingnan mo naman ang ano nyo, isip nyo. Isa na lang nga yung anak mo, ibibigay mo pa sa sanlibutan, tapos papapatay mo. Ano mga anong klaseng Diyos yan? Yun ang sabi sa akin ng Muslim. Sinabot ko, alam niyo po, yan po yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yan po yung nalagay sa amin sa Bible, John 3:16. No, hanggang sa magagalis siya, umaalis na siya, dahil hindi niya ako makumbinsin na mag-Muslim. No, pinangalan nila ako mag-Muslim. Dahil nga, sabi nila, hindi ka pala nakain ng baboy, hindi ka nainom. Kasi ang alam ko sa Pilipino, ano yan eh, hindi yan tuwid ang lakad eh. Sabi niya, ganyan yan, lahat ng Pilipino. Ganun ang pagkakilala nila sa Saudi, ang mga Pilipino, hindi diretso ang lakad dyan sa pananampalataya. Pero nakita nga nila sa akin, tinanong nila ako, meron daw akong tindang alak. Dahil ang Pilipino ron, minsan yun ang number ng magtitinda ng alak. Mga chemical engineer yata yun, magaling magtimple. Tinitimple para makagawa ng alam. No, yun ang pagkakilala nila sa ating Kristiyano, kayong mga Kristiyano, hindi kayo tuwid. Pero nakilala nga nila ako, gustong-gusto nila ako makasama. At yun nga, sabi, mag-Muslim ka. Bibigyan kita rito ng asawa para malimang ka. Dahil hanggang apat, pwede. Ba, bayaran ka pa. Sabi ko, hindi po. Hindi talaga yan ang palataya namin. No, salitaan, Muslim yun, saka English. Kaya kailangan, pag napunta ka, marunong ka mag-English. Paano ka matututo kung hindi ka mag-aaral? Kaya ngayon, dapat yung lesson natin ay English, kahit lesson natin English, pag-aralan yun, nakakatulong yan sa ating buhay, sa ating buhay spiritual, at sa ating patuloy na pakikibaka kung saan man tayo naroon. No, yan na natandaan natin. Huwag magmadali, dumalangin tayo na ang banal na Espiritu ang manguna sa atin. Kung noon, ang pagkakilala ko noon sa Diyos
ay doon po sa hagdanan namin, nandun po yung rebulto. Na tuwing ako po ay bababa ng bahay, hahawakan ko po yung paa ng rebulto, hahalikan ko po yung kamay ko, ako ay magbubus. Ang alam ko noon, ang Diyos, namamatay taon-taon. No, kapag Holy Week. Ang alam ko noon, ang Diyos ay nababasa, pinuprosesyon. Pero salamat, ang ating mga buhay ay tulad ng pag-aaral. Kung noon tayo elementary sa ating video, ngayon nandito na tayo sa college, sa pag-aaral ng mataas na pag-aaral sa pagkilala sa ating Panginoon. At ang aking dalangin, kung noon hindi pa natin lubos na nakikilala ang Panginoon. Sa totoo lang po, ako ay 25 years na at ngayon lang po ako nalalasan ko yung vitamins ng aking, nung ako po ay bininyagan, kinamayan ako, tanda-tanda ako, ang kumamay sa akin si Brother Cruz yun. Sabi niya, you are now born again. Congrats, sabi niya. Ay, ang hindi ko nararanasan yung kasiyahan. Kasi parang ang aking pagbibinyag ay hindi talaga lutong-luto, no? Pero ngayon, ay salamat, bago man lang ako mag 50 years old. Ngayon ay 48 na ako, yung vitamins ng salita ng Panginoon ay aking nalalasap. At nakikita ko ang bunga sa aking pamilya, sa aking mga anak. No, sa aking apat na anak. Na tuwing ipanganganak ng aking misis, sabi ko sana maging normal. Walang karamdaman, walang sakit. No, ako'y patuloy na ginagabayan ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon at ang aking dalangin, nawa ang bawat sa atin, patuloy pa natin lasapin at kilalaning maigi ang ating Diyos na pinaglilingkuran upang sa ngayon, hindi lamang tayo kasama ng ating mga mahal sa buhay ay magmana ng buhay na walang hanggan.